Sa inyong lahat, ang lamig ngayon dito sa Sydney. Hindi ko alam sa ibang part ng Sydney, pero dito sa western part, medyo malamig at hindi ko nakita ang araw simula kaninang umaga. So ngayon guys, ay meron akong pupuntahan at isang kaibigan natin na bagong dating din dito sa Sydney ay sasamahan ko na maghanap ng work. Naka-1 week na siya dito. Kapag may pagkakataon mamaya guys, interviewin natin siya. At syempre, kung papayag siya, no? Para naman malaman natin kung paano yung naging process niya, kung ano yung mga pinagdaanan niya during the process. Para naman magkaroon din na tayo ng idea and maging inspiration din sa iba. Ako guys, ayun, nandun na siya sa main station. Hinihintay niya ako. Ang bilis ng train niya. Oo, kasi 20 minutes ako naglalakad mula bahay o punta doon sa train station. Alam niyo naman! Ayan. Konti na lang. Actually, natatanong ko na yung station. Nandun na. Mga 7 to 8 minutes pa, I guess. Kaya pa. Medyo hinihingal na lang ako. Kaya titigil ko na muna itong pagbablog ko. Update ko kayo later. Hi guys! Job hunting. Yes, job hunting. Nakailan na ba tayo? Madami na. Sa dalawa. Patatlo yan. Pangatlo to. Pangatlo, ayun. Unang punta namin kanina, may interview agad siya. Yes. Tapos yung sumunod na pinuntahan namin. Medyo good sign. Medyo good sign. Nagbigay na siya ng skin. Oo, diba? Kaya hopefully, naku, sana, Lord. 1 week ko na dito, no? Balikan namin kayo mamaya guys. Interviewin natin siya kung paano yung naging process niya papunta dito sa Australia. Yes. No? Para magkaroon din ng idea yung iba. And maging inspiration din sa iba. Yes, grabe yung trials ko before coming here. Kami din. Yeah. Ako, kapag lagi kong naaalala yung process na pinagdaanan namin ng asawa ko. 6 months in the process bago kami nakarating dito. Lagi akong naiiyak. Mamaya mag-iyakan tayo. Yes. Later. Magwawak muna kami at magja-job hunting. Ayan. We're back! Hi. Ayan, interviewin natin si Jessamine kung anong naging process niya papunta dito sa Australia. Habang naglalakad kami. Ayan. Pagbaba ng ng kinain. Baka merienda lang namin. So yun, interview natin si Jessamine. Jessamine, kailan ka nag-start mag-process ng iyong student visa? Actually, nag-start ako ng 2022, February. February? Last 2022. Last year? Oo, last year pa. Tapos, yung documentation, yung lahat-lahat, GTE. Tapos, na-lodge yung visa ko October. 17, 2020. Ang tagal ng process, ha? Oo, ang tagal talaga, as in. Isang taon, babe. Tapos na, grant ako February this year. This year lang? Oo, this year lang. Ilang months yun, 4 months. Pero paano mo nalaman yung about sa student visa dito sa Australia? Familiar ka na sa... Actually, yung kapatid ko kasi nag-student visa na siya dito before, way back 2013. Tagal na. Ayun, tapos may mga friends din ako, yun nga yung tinutuloyan ko ngayon, nandito siya, October siya dumating. Ayun, na-encourage ako na itry din. Tapos ikaw, nanonood ako ng vlog mo! Ayun, subscriber! Trinay kong manood kasi kung ano yung buhay, kung paano ba mamuhay dito, kung okay ba, ayun. Ganun din kasi yung ginagawa namin, no? Bago pala kami mag-apply na ang student visa namin, DIY, own research, oh, kasi hindi naman talaga pwede na spoon feeding tayo, lahat na lang ng detalye sasabihin sa atin ng mga pagtatanungan natin. Kailangan, we need our own discarte din sa pag-research, pag-a-apply, kahit pa may agent na mag-aasikaso sa atin. Totoo yan. Ano pa lang course mo dito? Ang course ko ay Disability and Social Work. May PR to Pato. Yes, meron. Pato, ito PR.
pathway to PR. Meron. Oo, meron. Pero ngayong nandito ka na, anong feeling mo? Okay naman. Happy ka ba? Oo, masaya kasi. May mga expectation ka ba? Ano? Expectation? Wala. Actually, nag-search-search na rin ako. Tapos nanood-nood kasi ako ng YouTube at time. Alam ko na, parang meron na akong ano na ganito yung buhay, ganito mm-hmm. yung dadatnan mo. Ganyan. And ngayon, okay naman. Na nandito ka na. Ano okay yung isa sa mga may struggles ka ba na pinagdadaanan? Actually, yung ginagawa namin ngayon. Yung ginagawa natin ngayon, job-hunting tayo kasi nga ay kararating ko lang din. One week lang, ako. One week pa lang kasi siya guys. Kaya ako nag-one week Sunday, no? Oo, nung Sunday. Oo, one week pa lang ako nung Sunday. So. Pero okay lang yan kasi ako nung nakahanap ako dito ng trabaho ay 2 weeks na kami dito bago ako nakapag-work. Pero, yun nga kasi, since malapit nang matapos yung unlimited hours, diba? As much as possible, kailangan nating sulitin yung mga natitirang oras, panahon, para makapag-ipon-ipon. Oo, tama. Ayun. Okay naman. Okay naman. Next week, may work na ako. Sure na yan. Sure na yun. Oo, yes. I-claim na na. Claim na namin. Kini-claim na namin yung work niya. Maganda dito sa Australia. Since 1 week pa lang siya ngayon, ano na ako sa kanya. Nagsabi na ako sa kanya na sasamahan ko siya kasi. Yes. Sinamahan niya ako kaya thank you. You're welcome anytime. Kasi, napipil ko talaga siya. Ganon din ako nung nag-a-apply eh. Na-struggle sa pag-a-apply ng trabaho. Tapos, hindi ka familiar sa lugar. Yes. Totoo diba? Yan. Kasi, syempre, lahat naman sa una mahirap yan. Hindi naman tayo agad ganito ang gusto natin, ganun ang nangyayari, syempre. May mga trials. And yes, yun nga, sabi ko sa isang vlog, lower expectation. Pagdating talaga guys dito, pag nyo asahan na yung, kung ano yung iniwan na trabaho nyo sa Pilipinas, hindi nyo magiging work dito. Yes, totoo hindi yan. Hindi siya ganun kadali. Totoo. Lalo na yung mga international student dito sa sa Australia. Siyempre, magbabayad yan ng tuition, may food yan, may pamasahe, yung renta sa bahay. So, pagdating talaga dito, ang priority niyan ay maghanap, magkaroon ng trabaho. Kasi may mga bills yan na babayaran, pipila yung mga bayaran na. Hindi biro ang bills weekly. Hindi biro. Kasi weekly dito guys, yes, hindi monthly. True. Weekly din pero naman yung sweldo. Pero ang sahod naman din ay weekly. Oo, weekly din siya. Pero yun nga lang kasi, since sa Australia, dollar ang kita, dollar din ang gastos. True. Tapos, yung mga iba kasi na sa Pilipinas, diba? Akala nila, pag nandito ha, ang dali-dali ng buhay dito, ang sarap-sarap ng buhay. Hindi ganon, guys. Hindi ganon, guys. Kasi, ang international student dito, pagpunta dito, wala talaga yung trabaho, unless... Back to zero. Oo, back to zero. Unless meron kang kakilala na nagre-refer sa'yo or sure na bibigyan ka niya ng work. Yes. Pero hindi kasi ganun. True. Teka lang, medyo hinihingal na ako. Tatawid tayo. Tatawid muna kami guys. Mamaya namin i-continue to. Anong courses pala sa Pilipinas? Actually, IT talaga ako. Tapos ang work ko sa Pilipinas is admin talaga. Mm-hmm. So ang... Wait lang. ang inano ng agent ko is IT talaga, Diploma of IT, Information Technology. Mm-hmm. But, nung nag-grant na ako, nag-request ako sa school ko, nag-email ako kung if ever na pwede akong mag-ship ng course. Mm-hmm. Kasi nga wala. May pathway yung IT pero mahirap kasi nakahanap ng sponsor. Oo, totoo. Tapos, meron akong certificate na caregiving from TESDA, pero basic lang yan online. Mm-hmm. Pinasa ko sa kanila, if pwede disability and social work ang kukunin ko, pumayag sila. So, possible pala yan, guys. Yes, pero so, depende sa school. Yung ibang school kasi hindi sila pumayag. After 6 months ka lang pwede. Teka lang, tatanong ko na rin. Anong school mo dito sa Australia? And ano yung agency mo na nag-assist sa'yo? School ko dito sa Australia, Rich Community College, Haymarket. Tapos, ang agency ko ay Pathway to Oz. Uy, Pathway to Oz yes, pala! Wala sikat siyang processing. Sikat ang Pathway to Oz. Nanonood ako ng ng vlog ni Eunice. Yes! Yung gusto ko talaga na kita nung una kasi naghahanap akong agency na legit. Ano na ate? So, naghahanap pa ng legit na
Ako din na personally, kahit hindi si Pathway to Oz yung agency namin, I recommend Pathway to Oz kasi ang dami talagang nag-run na si Pathway to Oz ang nag-assist ng student visa atin. Yes. So para naman may idea yung iba, magkano ang tuition fee dun sa school na papasukan mo? Okay, ang tuition fee ko for 2 years is nasa 19,000 AUD. 19,000 AUD. Buong course duration na yun. Hanggang sa mag-finish mo na yung course na yun. And kay Pathway to Oz, wala ka namang naging fee doon. Pero, all in all, magkano yung total na nagastos mo? Kung para may idea lang yung iba. Ang total na nagastos ko kasama yung pamasahe, siguro lahat-lahat all in, mga nasa kulang 300K. Sa atin. Mm-hmm. So guys, yung mga gustong mag-try din dito sa Australia na same course na gusto niya. So ngayon pa lang dyan sa Pilipinas, possible pala kasi yun na kahit hindi ka graduate ng ganong course, pero meron kang certificate from TESDA. Yes, pwede, pwede mo siyang i-apply. So ngayon pa lang guys, yes, mag-try na kayo sa TESDA para if ever na maisipan niya na pumunta dito, meron na kayong pwedeng ilagay sa GPA niya. Yes. Diba? Teka lang, tatawid ulit kami guys. Sis, nabanggit mo ko kanina sa akin, di ba? Nag-work ka sa Dubai. Oo. Ilang years ka sa Dubai? Sa Dubai, 2 years din ako sa Dubai. Nag-work ako doon. Bakit ka umalis doon? Ano, kasi pandemic that time. So, umuwi ako, nagbakasyon ako. Hindi na ako nakabalik. Kasi parang kinat na yung employees na. Hmm. So, ayun, hindi na rin ako umuwi kasi nga pandemic. Banglase talaga sa Dubai. Oo. Pero at least, nandito ka na sa Australia. Yes, dito ka din nalang. Welcome to Australia. Welcome to Australia. Dito ka din nalang ng kapalaran. Yes. Dito tayo bubuo ng bagong pangarap. True. Buti na lang din, no, naisipan mo na magpunta dito. Kasi may iba sis na parang nanghihinayang sila na mag-take ng risk. Oo. Pero kasi kung sa iba-iba, since nandun ka na sa Dubai noon, hindi kang bumalik ng Dubai, pero pinili mo na mag-take ng chance dito sa Australia. Kasi ano, nag-research din naman ako kung ano yung cons and cons ko na pwede na. Sa Dubai kasi, pwede mag-work. Mm-hmm. Pero, hindi mo makukuha yung family ko. Lalo na kung may anak ako. Kaya, ano to si sister, ano, futuristic siya. Yes. Ito totoo naman yun, kasi ang dami ko na rin nakilala dito and doon sa mga napapanood ko din ibang vlogs na nag-start sila dito as student visa yung gamit nila, yung naging pathway nila. And ngayon, successful na sila sa mga career nila and kasama na nila dito yung family nila. Yes. Pero kasi tayo, kung nagawa nila, di ba, bakit hindi natin i-try? Kaya din natin. Kasi kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman yung kasagutan. Tama ba? Tsaka kung hindi ka alis sa comfort zone mo, walang mangyayari. Totoo yun. Totoo. Kaya guys, itry nyo na. Yes! Itry nyo na. Wala namang mawawala. Pero syempre, bago nyo itry, mag-research kayo and tsaka assess nyo din yung sarili. Assess nyo yung sarili. Kung kaya nyo ba kung gusto nyo talaga. Be ready kayo kasi hindi magiging madali. Yes. Lahat. So, yun lang. Thank you, Jasmine. Bye. Thank you so much. Bye, guys. Let's go. Tatawid lang ako.